Yan, pag mabilis na kayo mga Diyosme, gusto nyo mag-overtake, kinukulangan pa kayo sa bilis. Tatapa kayo sa... So, what's up mga Diyosme? So, ngayon ay wala tayo sa vlogging area natin. So, ayan, dito tayo sa labas. Ayan, may mayon, oh. Kitang-kita dito. Wow. Mamaya papakita ko sa inyo yung mayon. So, mga ka-Diyosme, tuturuan ko kayo mag-drive ng motor. So, gamit natin si Kryptonite, syempre. Hindi pa naayos si Ranggang. Gawa nga ng inabutan ng quarantine. So, ito si Kryptonite. So, ito. Wasak na yung nandito ni Kryptonite, mga ka-Diyosme, ito. Bungguan sila ng tricycle, eh. So, ayan. So, ngayon mga ka-Diyosme, tuturuan ko kayo mag-drive kung paano mag-drive ng semi-automatic. So, ano nga ba ang semi-automatic? Ang semi-automatic ay eto, gaya ni Kryptonite. Yan, si Kryptonite. Semi-automatic siya. So, may gear siya. Ito. Gear pedal niya. At wala siyang clutch. Yan mga Diyos, wala siyang clutch. So, kaya siya tinawag na semi-automatic. Tuturuan ko mga Diyos mo yung paano mag-drive. For beginner lang ha. Kasi dito ako natutong mag-drive eh. Kay Kryptonite. So, Kryptonite. So, una mga Diyos mo, kailangan nyong alamin yung pattern ng eto, ng gear pattern niya. Ayan. Kailangan nyo alamin yung gear pattern niya kung ano ba. So, ayan, nakikita ba? So, ayan, naka-neutral mga ka-Diyosme. First gear, second gear, oh, second gear 'yan, oh. Third gear, third gear. Fourth gear niya hindi na nailaw. Yan. Oops, namatay. Naka third gear tayo. Second gear. First gear. Neutral. So, ayan. So, for beginners mga ka-Diyosme, dito ako natutong mag-drive sa kay Kryptonite. Yan. So, dito ako natuto mag-drive. So, paano nga ba ako dito natuto? Madali lang mga Diyos, may tuturo ko sa inyo. So, unang-una, di ba, pinaalam nyo na to. So, huwag muna kayong magpupuko sa pangkalahatan. Nang malakas mga Diyos, may naka-first gear. Second gear, umaantak pa rin. So, semi malakas. semi malakas mga ka-Diyosme. Third gear, medyo delay na, medyo delay, pero sakto. Yan. Yan yung example lang to mga ka-Diyosme. Fourth gear, napaka-delay na mga ka-Diyosme ng fourth gear. Init. Napaka-delay na ng fourth gear mga ka-Diyosme. So, paano nga ba ako natuto dito sa Kryptonite na to? So, una, ang gear ko lang dito ginamit ay third gear. So, nag-practice lang ako mag-motor, third gear. Yan. Para hindi masyadong mahatak. Di tulad ng, sabi daw nila, mas madaling matuto sa scooter. So, kanya-kanya tayong ano eh. Kung saan tayo komportable, di ba? So, kasi yung scooter mga ka-Diyosme, lalo na kung beginners ka talaga, napaka-beginners mo, may hirap tansyahin yung throttle niya mga ka-Diyosme. Literal. Beginners ka eh. So, kung dito ka naman sa semi-automatic, itress mo lang yan mga ka-Diyosme. Yun, madaling tansyahin. Hindi agad aangat basta-basta.
Di ka agad papalo dyan sa tabi-tabi. So ayan ang kinaganda ng semi-automatic pag gusto mong matutong mag-motor. Yan mga Diyosme. So pangatlo natin tips sa pagmumotor is, ayan, naka-neutral tayo mga Diyosme. Sabihin na natin beginner, number 3 lang natin. Countdown tayo dito. Nasa number 3 na mga Diyosme. Okay. Oh. Ayan, mabilis lang tansyahin. Itong pag-throttle natin dito, mabilis lang yan tansyahin. Ayan. So, ito yung pangatlong tips para sa mga beginner, syempre. Hindi kayo magpo-focus dito mismo sa dito sa manubela nyo. Kundi magpo-focus kayo kung saan papunta yung MC, saan papunta yung motor, doon kayo magpo-focus. Hayaan mo lang siyang mag-balance. Yun. Parang pagliligo ka kung saan ka liligo mga ka-Diyosme. Yan, doon ka lang tumingin sa lilikuan mo. Gamayin mo lang kung saan patungo yung motor. Yan mga ka-Diyosme yung tips para hindi madanganin tayo mga ka-Diyosme. Kasi yung ibang beginner, yung mga nagsasanay pa lang sa pagmamotor, eh gumaganon-ganon no. Giniagawa mo. Alis yung focus nila nandito sa manubela. Kaya yun, tips natin number 3. Tips number 3 yun mga ka-Diyosme. Balik tayo dito. So, naka gear number 3 tayo kanina. Yun ang tips number 3 mga ka-Diyosme. So kung pwede rin mga ka-Diyosme, try nyo munang mag may back ride kayong ano, mataas, matangkad, yun. Para once na unsan kayo mapunta, may tagatukod kayo ng paa. O ayan. At pwede rin try nyo mag-isa, takas yung motor sa bahay nyo. Hindi, joke lang mga Diyos mo. So ganun lang yung pag-drive ng semi-automatic. So papakita ko sa inyo yung gear. So eto, dagdag to, pagdagdag. Like pag mabilis ka, gusto mo mag-overtake. O dumagdag ka para yung hatak ng motor mo pumapalo, gumaganon. So yan, pag low-key ka naman, bumawas ka. Para stay low-key ka lang sa pagdadrive, para chill. Init talaga. Stay low ka lang sa pagdadrive. Itong semi-automatic mga ka-Diyosme. Ito siya. Papakita ulit sa inyo ha. So from neutral, pwede siyang pumunta sa 4. Ayan. Paano ba? Ayan. Pumunta na siya dito sa 4. Wala na kasing ilaw eh. Pumunta na siya dito sa fourth gear natin mga ka-Diyosme. So, pwede rin siyang pumunta sa first gear. Ayan. Buksan natin. Ayan. Nasa first gear na siya mga ka-Diyosme. So, ang tawag dyan mga ka-Diyosme ay rotary reed. Pwede mo siyang paikot-ikutin dyan. Pero, ang wag nyo lang gawin ay mabilis kayo sabay babawas. Naku po. San tayo na pupulutin? Wag yung gagawin yun mga ka-Diyosme, yung sobrang bilis nyo sa sabay bawas. Nung nag-umpisa pa lang ako mga ka-Diyosme, syempre medyo hindi ko pagamay. So natry ko yun isang beses, hindi ko na inulit. Kasalubong jeep, ulitin pa. So ayan lang mga ka-Diyosme, wala ko sa akong dalang gorilla pa di, papakita ko sana sa inyo yung mga pag-accelerate by gear eh. So eto, papakita ko na lang sa inyo dito pag-accelerate by gear. So naka-neutral tayo mga ka-Diyosme ha. First gear. Yan, panghatakan yan mga ka-Diyosme. Second gear. Sinasagad yan oh.
So semi hatakan. Yan, second gear yan. Yan, pag mabilis na kayo ma-adjustme, gusto yung mag-overtake, kinukulangan pa kayo sa bilis. Tatapa kayo sa third gear. Yan. Wait lang, sarado natin helmet yung wind noise. So babalik na tayo. Dami ng tao dito ah. Oh, yan. Pag kinukulangan kayo sa speed mga ka-adjustme, gawin nyo lang yun para maka-overtake kayo ng maayos. Wag lang kayo magbabawas ha, baka magbawas kayo. Naku po, delikado. Ayun na, nasa third gear tayo mga ka-adjustme. Ibilisan natin. Sabay dagdag. Yan, dumagdag na tayo mga ka-adjustme. Ganun lang mga ka-adjustme, dadagdag lang tayo. So pag low-key naman tayo, yan, low-key tayo, saka tayo babawas. Like may humps, kurbada, yan, bawas tayo. Para naman sa sunod na pag-overtake natin, maganda-ganda yung performance. Yan, bawas, o sabay, ganun. So mga ka-adjustme, ito lang ang konting tip natin. So huwag kayong magpa-practice sa medyo matao, medyo maraming dumadaan. Kasi baka makadisgrasya tayo mga ka-adjustme. Yun, number one, makadisgrasya tayo. Number two, baka syempre, di tayo belo, baka tayo maalanganin, tayo pa madisgrasya. Yan. Dapat dun kayo sa walang masyadong dumadaan mga ka-adjustme. At isa pa mga ka-adjustme, habang nakaparking yung MC natin o motorcycle natin, ay gamayin natin to, effective to. Gamayin natin yung mga nandito sa mga switch nandito sa dito sa MC. Like horn. To horn. Ilaw, lights, lights down, lights up. So itong signal light, syempre importante yan mga ka-adjustme, ginagamit na natin yan. Itong pag-start yan, baka may umabol sa inyo, start nyo agad, diba? So unang-una gamit natin yan mga ka-adjustme. Yan ang mag-guide sa atin. Yan ang guide natin eh. Itong signal light, guide natin yan eh. So sana mga ka-adjustme na intindihan yung mga tinuro ko. So sa sunod naman ay nakalimutan ko si yung gorilla pad. So sa susunod, dadalhin ko naman yung scooter. Automatic, ayun yung tinatawag na automatic yung scooter. Explain ko sa inyo. Mga nalalaman ko lang ha, base lang naman to sa mga nalalaman ko eh. Yan, tulad na ito mga ka-adjustme, signal light ang ano natin dyan kailangan. So para sa akin mga ka-adjustme, mas madaling mag-practice mag-motor sa semi-automatic. Para sa akin ha, para sa akin lang naman mga ka-adjustme. Pero sabi nga nila, scooter ang napakadali, pero para sa akin semi-automatic talaga. Dahil may bi-gear siya eh, bi-gear. Matatansya mo yung throttle niya talaga. Kasi pag automatic, bigla-bigla yan eh. Lalo na beginner ka, tapos paano kung napiga mong ganun oh. Wala na, GG na tayo mga ka-adjustme. Buti pa to, naka third year tayo. Pag napiga mong ganyan, delay, medyo may ka-delay na tayo. Hindi tayo basta-basta mag-GG. Shoutout nga pala kay Moto Visual PH, nakaparte ko siya sa Dota 2. Shoutout sa iyo Paps. Which doctor gamit niya eh.
maayos ang laro namin. Wala eh, walang magawa eh, kaya dota-dota muna. Sabi ko, pagbasa ko na, moto visual. Shoutout sa'yo, Paps. Party ulit. So, pauwi na tayo, mga kadusme. Sana may natutunan kayo kahit pa paano sa akin mga tinuro, mga adjustme. So abangan nyo na lang yung mga iba pa sa D-clutch, sa full manual, sa automatic. Yan, abangan nyo na lang. So hanggang dito na lang, subscribe.